So, Mr. Kibuloy, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na magresponde sa mga akusasyong ito at marami po sila. Pero unang tanong po, ilan ang miyembro ng KOJC? Salamat po, Madam Chair, sa pagkakataong ito na makaharap ko ang lahat ng mga nandirito at narinig ko ang kanilang mga testimonya. At magpasimula po tayo kay Ms. Valdehuesa. Pastor Kibuloy, Mr. Kibuloy, yung Chair, tanong ko muna, ilan ang miyembro ng KOJC? More or less po, sa tingnan ko po muna ang exact na... Kahit in estimate po? More or less po, including mga partners, yung ibig sabihin ng partners, yung hindi pa membro, pero covenant partner na sila, mga more or less 7 million. So kasama so miyembro plus covenant partners, oh, mga 7 million, oh, sa inyong pagkabilang. Okay. Sa mga follow-up question ko po, dun sa mga testimonya na ng mga victim survivors, sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga minor de edad? At wala ginamit pong, nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse wala sila? Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na criminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakaharap namin ngayon. And actually, on that matter and for the record, may at least isa sa victim survivors na dati nang naghain ng kaso sa inyo dun sa Davao, kaya lang dinismiss. Kaya in-appeal nila sa Department of Justice. Yun naman pong mga testimonya ni na Ms. Valdehuesa at ni Yulia. Tinatanggi nyo ba ang mga testimonyang iyon? Tinatanggi ko po. Wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi, kundi sa aking paningin ay kabaligtaran. Ngunit hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito ay mga kriminal na mga allegations. At ito ay para maging fair, ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin o kanino mang kanilang gustong mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members because we are under the law of the republic. Tulad po kay Masayon, yung kanyang sinabi. Pastor, i-interrupt ko muna kayo doon dahil tinatanong ko muna yung mga testimonya ni na Ms. Valdehuesa at ni Yulia. Sorry po. Pinalimos niyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at para tustusan ang inyong lifestyle? Wala po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. Pero walang polisiya man, pinalimos niyo ba sila? Hindi po. Mm-hmm. Wala pong katotohanan yun. Okay. Eh yung mga adults po, pinalimos nyo ba sila or pinayagan nyo ba silang maglimos para sa operasyon at lifestyle ng KOJC? Wala pong polisiyang ganon ang kingdom na magpalimos. Wala mang polisiya pero pinalimos nyo ba sila yung mga adults? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Alright. Pinayagan nyo ba yung pang-aabuso at pag-torture sa mga miyembro nyo? Hindi po. Halimbawa yung parusang dry fast? Hindi rin po. Polisiya ng kingdom ang batas ng pagparusa ng tao ay ipapasting para mamatay. Napansin ko po, lagi kayong nagre-refer sa polisiya, pero ang tinatanong ko po ay yung practice. So, pinaaabuso nyo ba, pinatotorture nyo ba yung mga miyembro nyo? Pinapadry fast nyo ba sila? Sa freedom of religion po natin, meron tayong separation of church and state. At tulad ng sinabi ko, yung fasting ay voluntary kung tatanggapin mo. Hindi po ay pinipilit. Alright. Kayo ba yung nakaisip nung modus na piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa? Sino pong nakaisip nun, nung modus na yun? Because this is under the investigation already,
I invoke my right to remain silent on this issue. All right. Quickly lang po kay Ate Gingging, yung dry fast po ba, voluntary ba ito? No, for sure. No. All right. Salamat it po. It was an instruction. Instruction. So, hindi siya voluntaryo, instruction or utos siya. All right. Salamat po. Mr. Kibuloy, boses niyo ba yung nasa audio file kanina, yung binabantaan mo yung si Stephanie o si Pane? Kailangan po i-authenticate kasi ngayon malakas ang AI. So pero boses niyo ba yon yung nagbabanta kay Pane o kay appears, Stephanie? It appears na parang boses ko, pero right, hindi ko po ma-authenticate kasi ngayong panahon na to malakas ang AI. At kaya, sino po si Stephanie Ibarra? Sino po si Pane? Isa po sa mga manggagawa. Manggagawa. Ano po yung relationship o relasyon nyo kay Pane o Stephanie Ibarra? Isa pong manggagawa. Isang manggagawa. Pero hindi ba totoo na kinukup nyo siya, kinuha nyo sa inyong pag-aalaga nung siya ay 2 years old pa lamang? With this issue po kay Pane, I invoke my right din to remain silent. All right. So, pero sa pagkaalam po namin, inalagaan nyo siya nung bata pa lamang siya. So, parang naging tatay kayo ni Stephanie o Pane Ibarra. Tama po ba? I invoke my right to remain silent po sa issue na yan. Okay. Kasi sa audio file naman po, sa kabila nung sa pagkaalam ay kinukup nyo siya nung 2 years old pa lamang, bata pa lang siya, na parang naging tatay kayo niya. Pero sa audio file, bakit parang asawa? Asawa nyo kung ituring itong si Stephanie o Pane? I invoke my right to remain silent. All on right. The issue rin po. Ngayon po, kinoconfirm nyo po ba na meron kayong isang hukbo o private army sa inyong disposal? At ano po iyang tinatawag na angels of death? Yan po ay kasinungalingan. Mm-hmm. At kung yan ay akusasyon, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Okay. So, sinasabi nyo kasinungalingan yung isang hukbo na nasa inyong disposal. Opo. Pero ano naman po yung angels of death? Hindi ko po, imbento po nila yan eh. Imbento lamang. Ano ang, kanina po kasi sinabi po ni Sir Edward na yung ano ba ito? Yung saan na ba yung notes ko? Teka ha. Okay, Edward. Yung 2nd Metro Davao Signal Battalion may kaugnayan sa Task Force Davao. So, ano ang ugnayan kung mayroon ng Angels of Death dun sa DDS o Duterte Death Squad naman? Wala po akong personal knowledge niyan, so I invoke my right to remain silent on that issue also. All right.